Kumusta mga ka-grower? Meron naman tayong bagong ituro sa inyo kung paano gumawa ng super organic insecticide. So, ito mga ka-grower, meron tayong ingredient na sampung ingredient na organic. Sana mga ka-grower na familiar kayo sa ating organic na materials. So, ipakita ko sa inyo mga ka-grower itong mga materials natin. So, mayroon tayong onion at garlic. So, ito mga grower. 2, 4, 6, 7 garlic at 2, 4, 6, 8, 10. 10 onion. So, yan mga grower. Kasi, konti lang yan mga grower. Kasi, sobrang mahal ng ano mga grower. Sobrang mahal ng lamas. So, yan mga grower. So, yan ang isa, dalawang material natin. At, meron din tayong Madre de Cacao. So, ito mga grower. So, ito yung Madre de Cacao. So, dalawang kilo po ito mga grower na Madre de Cacao. At, meron din tayong, kung familiar kayo nito mga grower, ito. Itong panyawan na sobrang pait talaga ito mag-grower or sobrang bitter or mapait po ito mag-grower. At meron din tayong tanglad. Kasi pag nilagyan natin ng tanglad, alam naman natin mag-grower yung amoy ng tanglad hindi gusto ng mga insekto. At itong panyawan mag-grower, itong mapait na panyawan, alam naman natin na sobrang pait pag matamaan yung insekto, hindi talaga gusto nila yung mga pait. Pati na yung mga onion at garlic. Meron din tayong native na basil makagrower or basil. Native po ito makagrower. Hindi po ito yung basil na pang-add ng ating panghalo sa ating ulam. So parang native po ito mga ka-grower kasing amoy ng basil mga ka-grower. So hindi po ito yung basil na hinalo sa ating ulam. At meron din itong bunga mga ka-grower. Bunga tawag namin ito mga ka-grower yung bunga sa or buko sa lubi-lubi mga ka-grower. Kung nakikita niyo mga ka-grower or napansin niyo yung mga Muslim mga ka-grower yung mga matatandang Muslim yung parang palaging kinakain nila, ito yung isa sa mga ingredient nila mga ka-grower. Bunga yung tawag namin ito or lubi-lubi. So ito mga ka-grower is sobrang pait talaga. Pwede ito ipurga sa mga hayop mga ka-grower kasi sobrang pait ito. At meron din tayong malunggay mga ka-grower, ito or moringa. Malunggay or moringa. So, same lang yan mag-grower. Tanglad at meron din tayong oregano. Oregano mga ka-grower. Alam naman natin itong oregano, hindi lang panghalo sa ulam. At pwede din itong pang gamitin natin na pang spray sa insekto. At meron din tayong sili. So, native na sili po ito mag-grower. So, nandyan sa ilalim mga ka-grower. Yung iba. So, marami yung sili mga grower. Itong oregano mga grower is 1 kilo po ito mga grower. Itong tanglad, 1 kilo. Kasi kulang po tayo mga grower. Meron na tayong isang kulang nito mga grower is yung neem tree. So, maganda yun mga grower pag may neem tree. So, wala naman yung problema mga grower kasi marami naman tayong ingredient. So, itong at kailangan talaga mga grower, marami talaga yung moringa or malunggay. Kaso ito lang ating nakuha, nga 1 kilo lang ito mga grower. Ang kailangan talaga natin is 2 kilos. So mga 1 kilo lang po ito mga grower. Lahat ng kamunggay. Yan. So yan lahat mga grower. 10 po yan mga grower. Sana familiar po kayo sa ating materials or ingredient. So pwede na tayo mag-start mga ka-grower. So, meron tayong
tab mga ka-grower. So malalim yan kasi marami itong ingredient at hindi natin kailangan ng maliit. So pwede mga ka-grower, direct lang yan mga ka-grower. Huwag nyo nang hugasan para hindi matanggal yung mga minerals. Sinandyan lang yung ka-grower. At itong malunggay, ito kailangan mga ka-grower is bunutin natin ito mga ka-grower para tanggalin lang ito natin. So dito lang tayo. Ayan. So follow lang kayo mga ka-grower para makasunod kayo sa ating video. So ganito mga ka-grower, ito lang tanggalin natin. Ayan. Yung tangkay. Mas maganda mga ka-grower na aabot ito ng 2 kilo. Kaso kunti lang talaga yung malunggay mga ka-grower. Kunti lang kasi laging umuulan at naubusan ako ng malunggay. So ito lang ating nakuha. So ganyan mga ka-grower. Yan. Pwede na natin ito i-direct. At ito namang native na basil mga ka-grower. So ganyan din, tanggalin din itong stem. So dahon lang. Kailangan dahon lang mga ka-grower. Kasi ayaw talaga ng insekto ng ganito mga ka-grower. Kasi mabaho yung amoy. Lagay na natin mga ka-grower itong oregano. So ganito lang mga ka-grower. Kung gusto nyo naman mga ka-grower na mas madali yung pag-ferment, pwede i-chop nyo ito lahat mga ka-grower or i-blender. So yun mga ka-grower. So ito yung sabi ko mga ka-grower na marami talagang nilagay akong sili para yung mga insekto mga ka-grower at yung matamaan siguradong matamaan talaga or mapatay. So yan. So yan ang mga sili na nilagay natin mga grower. So hindi ko na chinachop or tinadtad. Kasi matagal ko yan na matagal ko po natin yan i-ferment. So paabutin natin ito ng 1 buwan para sigurado tayong mga grower, sigurado tayong ferment at mabulok talaga itong mga ingredient natin. So ito mga grower, kailangan talaga. So dahon lang mga grower ang ilagay natin dito. Yan. So itong tanglad mga ka-grower, so ito yung matagal na ma-ferment at matagal lumabas yung amoy. So kailangan natin mga ka-grower is tatarin natin ito or chop natin ito or pwede lang ganito para lumabas yun talaga yung baho ng tanglad or yung aroma. So ganito lang mga ka-grower.
tapos na rin mga drawer. So ito na yung mga ingredient natin. So, yung bunga ng lubi-lubi, yung paniyawan, at yung onion at garlic. So ito na mga drawer. So pwede na natin ito ilagay sa ating pag-imbakan na tub. Ito mga drawer. Yan. So kailangan mga ka-drawer, haluin natin yan. At bago pahaluin mga ka-drawer, lagyan natin muna ng tubig. So mga ilang litro ba ng tubig mga ka-drawer, or ilang galon? So mga 2 galon lang mga ka-drawer, kasi pero mas ma effective yung resulta, or effective yung ferment natin magagrower. Yan. So lagyan natin pa yung tubig. So anong klaseng tubig magagrower? Yung tubig na walang ano magagrower, walang chlorine, or hindi yung tubig sa nawasa, or pwede magagrower, ilagay natin na tubig yung tubig ulan kasi wala yung chlorine. So basta walang chlorine yung grower na tubig, so pwede yon ilagay natin sa ating, ihalo sa ating fermented na super organic spray na insecticide. So lagyan natin ito ng grower ng 2 galon. So ito na yung 2 galon na tubig ng grower. So pwede na natin ito ilagay. So tubig ulan po ito mga ka-grower. Tapos ko na nilagay ng tubig mga ka-grower, yung 2 galon na tubig. So kailangan na natin i-mix. Yan. So mga ka-grower. Kita nyo mga ka-grower is parang kunti lang yung tubig. So yan lang mga ka-grower. So pag dinaramihan natin yung ka-grower, magbaba naman rin itong mga ingredient natin. So kailangan lang ito i-mix. I-mix na ito. Kailangan i-imbak natin ito mga ka-grower na 1 buwan bago natin ito gamitin, para sure talaga tayo na ferment itong mga ingredients. So ito natin nahalo mga ka-grower. So na-mix na ito. So ngayon mga ka-grower, kailangan na natin ng takpan. So pwede mga ka-grower papel or mga newspaper lang ang gamitin. So mas maganda mga ka-grower is yung cellophane, para pag mag-moist hindi ma ano mga grower, hindi mabasa yung papel. So mas maganda yung cellophane mga grower. So update ko kayo mga grower pag umabot na ito ng 15 days kasi i-mix natin ulit para totally na ma ano mga grower, ma-mix at ma-ferment talaga lahat yung ingredients na nilagay natin. So kailangan na natin itong takpan. So meron tayong guma or rubber itong kagawa. So yan ang pantali natin. So natapos na natin natali mga kagawa. So kailangan lang natin na ilagay natin ito sa hindi direkta sa araw. Kailangan pwede sa madilim na lugar kasi hindi direkta sa araw, para hindi namatay yung good bacteria at yung mga minerals, na para mas mabilis ito ma-ferment. So yun lang mga ka-grower, i-update ko lang kayo mga 15 days after nito mga ka-grower, para i-mix natin ulit.